Good just to everybody. Tuli si Doc Bernie sa pong maganda umaga. Bali, ngayon ay ang topic natin ay ang chess player na lalaki, grandmaster na binugbog. Grabe, binugbog ng kanyang missis sa chessboard. Wow, grabe yun. So, sa mga lalaki dyan, na ang kanilang girlfriend ay mas malakas sa kanila sa chess. Ito lang advice ko sa inyo. Kaya mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka! Well, sa unang game natin, syempre, ang titignan muna natin, paano kung halimbawa muna ay yung lalaki ang mas malakas. Bale, dito sa video makikita natin si Super Hydra Grandmaster Levon Aronian. Always lagi nasa top 10 o between 10 to 20. Naging number 2 yata siya o number 3, hindi ko sure. So kalaban niya ang kanyang magandang missis, Filipina Australian, recently sa WIM magkawini. Siyempre hindi niya pinagbibigyan, nanonood yung mga tropa. 5 minutes yata siya ay missis niya sa 30 seconds. So siyempre, ego ng lalaki yan, hindi magpapatalo. Yan. Ito pa isang example kung paano pinakikita ni lalaki ang kanyang kamachuhan. Ito yung laban ni Grandmaster Super GM Swat Atalik laban sa kanyang missis na si Ekaterina Polovnikova Atalik. Ang rating ni GM Atalik ay 2618, ang kanyang missis ay 2399, so very dominating ang rating. So tignan natin ang laro. So D4, bali white sequin dito yung Super GM, black yung missis niya. D4, D5, Queen's Gambit. So di natin masyadong pag-usap i-annotate yung game, yung pinaka-idea lang. So ayan, medyo open game siya. Medyo, ayan, ayaw ni lalaki ng exchange. So, ibig sabihin, talagang gusto niya, patayan talaga. Ayaw niyang pagbigyan ng kanyang missis. So, tumret si missis ng B4. Uh-huh. Ayun, nag-swap lang pala siya. Yung bishop dito galing kanina. Then, ayan. Kakaroon sila ng target doon. Tulong sila. So, bishop A6. Ayan, so nagtatrabaho na yung mga bishop. Ganyan, delikado na yun. Pag nagki-criss-cross yung bishop, malakas yan. Ayan, knight e5. So, sa ating evaluation, mas better na yung white dito. Kasi yung activity, kahit nga ba exchange down siya, ayan, check. Hindi na makapagka-castling yung black. Maganda yung coordination ng pyesa. Sa dalawa, tatlo, ay tatlo, apat, yan, napakaraming active sa black. Sa halos medyo passive ito, tutulog pa. Ayan, so. Siyempre, queen c7, makakain ng knight, c1, king doon. Nagbabaka sakali makapagtago para buhayin yung rook. So, pabilisan natin. Ah, ito pala. Ayan, exchange. Support, kinain, yun, boom, pasok. Kabilaan yan. So, para bang parehas lang, kaso nga lang ito, ang napakalakas white, yung dalawang pass po. Wala na, pag nag-exchange queen na to, babay na talaga. So, dito nag-resign na pala yung black dito, kasi alaan eh. Very losing na eh. Naka-threat pa dito. Malamang ipalit na rin niya to. Kahit ma-double pawn para mawala yung queen. Yung sakali man ang matitira, ito, bishop, dalawang rook. Baling mangyayari, dalawang bishop laban sa isang rook. So, lamang pa lang dalawang pass pawn. So, nag-resign na si girl. Walang patawad yung kanyang... Well, itong third game natin, ay baliktad naman yung babae naman ng mas malakas, si Grandmaster Pia Kramling laban sa kanyang jowa na si Grandmaster Juan Manuel Bellion Lopez. Ang rating ni Kramling dito ay 2.5
10, si Juan naman ay 2-4-3-2. So malaki agwat ng rating nila. So white sepia dito. So D4, D5 at the typical Queen's Gambit. So ayan, parang pinagsamang London. So kung yung opening nila, very safe. Hindi yung imbalance eh, hindi masyado. Ayan. Sabi siguro ni asawa niyang lalaki, ah. Chibog-chibog na lang tayo, misis. Honey pala. Bigyan mo na ako kung na masyadong bugbugin. Yan. Chibog-chibog sila. Yan. Ayun, very compact. Queen C7. Yan. Sabi ni GM crumbling sa mister niya. Oh, ito. Titira ako ng A4. Ha? Hindi kita masyadong bugbugin ngayon. So, ayun. So, sige. Chibogan na. Sabi ng asawa niya lalaki. Sige. Ayan. Chibog-chibog. Chibog. Ayan. So, waiting-waiting lang si misis. Yan. Ayan, push, yung T5. Ayan, oh. So, sabi ni Mr. Tanggapin mo na yung draw. Sabi, oh, naawa yung kanyang asawa. O, oh, sige na. Ayan, so, draw. So, mabait yung misis niya kahit mas magaling sa kanyang mister. Ayan. So, twice silang naglaban. Same din yung opening. Ayan, chibog-chibog din. Maaway ng kanyang misis. So, pinagbibigyan niya yung kanyang asawa. Baka umiyak sa tournament, eh, kawawa naman. Ayan. Oh, eto na. Ito na ang ating final game. Ito na inaantay nyo. Ngayon, bago natin pagpatuloy, ang advice ko lang sa mga lalaki dyan na chess player, na pag ang kanilang girlfriend, eh, mas malakas sa kanila sa chess. Ito ulit advice ko sa inyo. Kaya mag-isip-isip ka. Bali sa game na to, ayan, makikita nyo si Nino Maizuraze. Ayan, ayan. So, kaya pala na matapang siya. Ayan, isa pala siyang karate ba to? O taekwondo. Bali yan yung nang bugbog ng kanyang mister. Ayan, bugbog. Na dyaryo pa nga ito eh. Kakaiba. Binugbog ni Mrs. si Mister sa chess. Ayan, grabe. So bali pala mas malakas, mas malakas talaga yung mister niya. Pero tong time na to, di natin alam kung bakit ganyan yung nangyari. Ano ba ang nakain ni Mrs.? Mainit siguro ang ulo. Di natin alam. Okay, so start natin ang game. Bali si Mrs. ay white, si Mister ay black. Start ang game na F4. Wow, birds opening. So syempre, ayan, typical yan. Isa sa main line ng birds, C5, yan, D6, chibog, D6. So, itong opening na to, eh, ito yung pag-iinitan kasi yun, eh. Itong part na to. Ayan, so. Ayan, sisipain niya to. Itong knight. And of course, pagka tinulak yun, punta yung knight dito. Kaya, ang tinir ng black, knight, E7 going here para i-challenge at matanggal tong knight na to. Then siguro tutulak yan. Same pa rin yung threat nung queen saka tong bishop dito. Yan, yan ang attack ng black. Baliktad nga yung black ang uma-attack sa ngayon. Pero tingnan natin kung ano ang nangyari. So, kinapture, yun, may threat na dito. Rook takes H2, then pag kinapture, bishop takes G3. So, syempre, tiniran yung queen para protektahan yung G3. Bishop F5, of course, E4, queen E7, taking advantage. Bali, naka-pinitong pawn na to. Pawn. Bishop G2, of course, supporting the E4. Knight C6 para makapag-castling na siya. Then may threat dito, may pressure sa D4. Ayan. So, lumis siya. Yun ang pinili ni Mrs. Lihis. Para maiwasan yung banat ng knight doon sa B4. Uy, umatras si Mister. Ah, okay. Pagka di kasi umatras, makakain na. Kasi may suporta na itong queen. Meron siyang suporta sa likod. Bishop D2, develop, rook H5, develop, ayan, mukhang kwan na.
nagawa na sila ng daan. Very obvious queenside castling siguro. So, mabanti si Mr. Castling si Mrs. Tago na. Pagka kasi siyempre queenside castling, napaka-obvious yan sa mga... Ibig sabihin yan, talagang patayan yan pagka ganyan queenside. Napaka-lit ng chance na draw yan. Yan. Talagang may mananalo. So, C5. Tapang ni Mister, ha? Malang pinakita niya yung pagiging lalaki niya. C5. Break. Kabukasan na. Kahit nauna ka sa castling. Kahit buksan mo yan. Di ako takot sa'yo. Sabi mo. Hindi. Hindi natin. Uy. E5. Wow. Pag kinain yung pawn, kakainin niya rin yun. Then, pag kinain yung queen, teka, sorry. Kinain ng queen to, kakainin ng bishop. Ah, medyo komplikado. So, kinumpute na nila yan. So, tinira niya bishop C7. So, dito, much better na yung white. Kasi, kapag castling na siya, then, mas maganda yung position ng mga bishop niya. Saka, very kwento. Very extended tong pawn ng black. Then, tong rook. Eh, makapag-swing siguro dun. Pero, much better ng white dito. So, si Mrs. talagang nagalit. Grabe. Play natin. Knight E4. Wow. Giving up this pawn. So, alam naman silbi pag kinaan yan. King lang dun. Di uwi uli. Laring silbi. Threatening dito. Fork. Rook. So, kinain yung D4. Wow. Hindi niya kinain. So, sakuan siya pumunta. B3. Siyempre, uwi. Ayun. Yun nga pala target. Yung kwan. Ala na. Patay na. Ala lang tataguan. So, patatago si Mr. dito. Talagang takbo ka dito. Wala na. Takbo ka dun. Wala na rin. So, sabi siguro, Mister, bigay ko tong pawn na to. Ala poison pawn para makabalik dito. Ay, siyempre, lalaki yan. Kayang-kaya ko si Mrs. Mahina yan sa computation. So, yun, rook. Rook C8. Then, nag-check na siya. Wala na. Ay, wow. Paano pong itong kinain? Nga pala. Limbawa, itong kinain. Oh, I see. So, trap. Trap ba? Ito. Ah, yun. Grabe. Lupit pala eh. Kumbaga sa kwan eh, walang poknat. So, siyempre, doon na sa safe si Mrs. Anyway, mas marami pa naman siyang active pieces. So, mawawala ng suporta to. Hindi mangyayari yung itinadhan ng maitim na balak ni Mister sa reyna ng misis niya. Ayan. So, uy. Knight takes E5. Ayaw kainin yung knight. Oh. Akong kainin yung knight kasi. Ah, makakain nga pala to. Pag chinibog yun, wala na talaga. Patay na naglason. So, kinain niya yung E5. Siyempre, kinain na yung E5. Nakalibre ng isa. Kinain ng rook. Rook HE1, ayan. Chibuga na yan, ang tawag yan, negosyante. Wow, grabe. Kawawa naman si Mister. Ano ba ititira niya dito? Dito. Wala na. Patay na. Oh. Ano ba ititira niya dyan? Aalis to. Wala, chibuga na. Ay, sorry. Hindi pala pwede. Kinain to, Queen C5. Eh, oh, ayan. Check. Wala na. Doon. Wala na. Kahit kainin na ito. Wala na. Oh. So, piece up siya. Tapos, meron pang pass pawn na dalawa. Wala na. Wala na. Wala na pag-asa. Bugbog sarado si Mister. Siguro, isang linggong di pumansin si Mister dito. Ayan. Kabawi na si Mrs. And great game ni Grandmaster Nino Maisuradze. So,
pinakita niya yung kanyang tactical power, para siyang si Judith Polgar. Di siya natakot sa kanyang mister, who is 300 plus rating points sa kanya. Ayan, na-feature din to sa magazine eh. So, ayan, ang advice ko lang sa mga uli, sa mga lalaki na magagaling ang kanilang girlfriend. Kaya mag-isip-isip ka. Advice ko ito. Mag-isip-isip ka! Ayan, maraming salamat po. Subscribe ulit sa aking channel. Marami po akong videos na i-upload. Thank you very much.